pang negosyo ba ang gusto nyo? Magagawa kami ng napakasimple at napakasarap na pang merienda at napakaganda rin ipang negosyo. Milky Cheese Sweet Potato Delight. Simulan natin itong gawin. Sobrang sarap nito. Ang sarap talaga maging Pinoy. For today's recipe, ang share namin sa inyo is napakasimple at napakasarap na pang merienda at napakaganda rin itong ipang negosyo gamit itong kamote. So kung mapapansin nyo, ang ginawa namin dito sa kamote, ito ay inilaga na namin at tinanggalan ito ng balat. So ayan. So bali nilaga na ito, ha. Then next step na gagawin natin dito, imamash lang natin ito. So yun, napakasimple lang ng mga ingredients at saka ng proseso kung paano natin ito gagawin. So ayan, kung meron kayong yung potato masher, mas maganda yun ang gamitin nyo. So dahil wala kaming ganong gamit, tinidor na lang, pero pwede na yun. Tsaga-tsaga na lang, no? Ayan. Ikigento lang natin yung maigi. Dapat yung ano, ha, yung talagang mash na mash yung ano, ating kamote. Or mas maganda kung meron kayong plastic gloves. Gumamit kayo ng plastic gloves, then kamayin nyo. Para talagang ano, yung tag dito, yung halong-halo, no? Kita nyo yung itsura. Ang ganda, no? And then yung ginamit namin ditong kamote is ano lang to, 2 piraso. So dito sa amin, sa Imus, ang halaga ng 2 pirasong kamote is 5 piso lang. O di ba? Doon pa lang sa kamote, panalo na tayo sa presyo. Kasi nagmura ulit yung kamote dito sa amin. And then ito yung klase ng kamote na color violet. Ayan, kung makapansin nyo, yung ano lang niya, yung ano, yung sa labas lang niya yung ano, yung violet. Pero yung loob niya, ganyan, white. Pero kung ube, pwede rin. Pwede kayong gumamit ng ube dito, ha. Pero make sure na pakukuluan yung maigi. Kasi medyo ano, medyo matigas-tigas ng konti ang ano, ube compared sa kamote. Hindi natin maigi, ha. Ayan. Okay na siguro yung ganito, no? Ayan. Maganda ng pagkakaano natin. And make sure magugas tayo ng ating mga kamay. Ayan. Bago natin gawin ang mga prosesong ganito para mapanatili natin ang kalinisan ng ating mga pagkain. Gamitan natin ng kutsara para medyo mape-press-press natin 'to. Ayan. Mas maganda kasi kung ano, kung tinidor kasi hindi natin masyadong maano, eh. Yung tinidor pang ano lang 'yan, panguna lang. Ayan, dapat ganito. Ayan, ah, kung gagawa kayo ganito, yun rin. And guys, nga pala, itong recipe na ito, napakatamis nito. Malalaman nyo yun kung bakit. Ayan, dahil bukod sa napakatamis na ng ano, ng kamote, itong sweet potato, alam naman natin na matamis na yan, eh maglalagay pa tayo dito ng asukal. Yung dami ng asukal na to is 2 tablespoon ng asukal. And then haluin natin. Panalong-panalo. Ganito pa lang yung nagagawa natin, pero winner na winner na. Okay. Then next step na gagawin natin dito is maglalagay muna tayo ng keso. So ilalagay muna natin yung kalahating keso. So ayan. Tanggalan muna natin ito ng balat. And then nga pala guys, ha, hindi tayo mag-ano ngayon, ha, magluluto. Yung sa pagluluto naman ito, ano lang yung pakukuluan nyo lang yung kamote. Yan, gagamit tayo ng ano, pang-adad o pang-gadgad sa ibang term. So kailangan linawin na natin. Ayan. Ang ganda. Kalahati ng ano, ha. Then mamaya yung kalahati nito gagamitin din natin. Okay.
ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero sa ngayon, ito muna. Ayan, nakakahati na tayo. Then, kunin natin ito, sayang. Ayan. Oh, sobrang perfect. Then, haluin natin. Oh, so nakikita niyo yung ano proseso kung paano. Dali lang, 'di ba? 3 pirasong kamote, 2 tablespoons ng asukal, kalahati ng maliit na cheese na iginadgad o inadad. Okay, the next step na gagawin natin dito, kaya mas lalo pa itong tatamis, lalagyan pa natin ito ng gatas. Ito yung gatas na gagamitin natin dito, evaporada, kahit na anong brand ay pwede. Hindi naman natin ito ilalahat, sakto lang. Dahil sa sobra dito sa gatas, ba, pwede natin ilagay sa ating mga kape. Kung mahilig kayo magkape, ay, sarap no, ano. Yung kape na nilalagyan ng, ano, ng evaporada. Panalong panalo. Then, i-mix natin. Then, guys, tinan nyo yung magiging texture nito. Para siyang magiging ano, ice cream. Pero itong ginagawa natin, ito yung delight. So, kakaibang version ng delight. So, kailangan lang natin itong i-mix up ng ano, maayos. So itong paggagawa natin ito, tuloy-tuloy ha. Ayan, para nakita nyo talaga kung paano ginagawa. O yun, na-mix na natin maayos. Pwede na yung ganyan. O, ang ganda. The next step na gagawin natin dito, lalagay lang natin to sa container. Sa plastic container. Ito. Kaya kung ipang ninegosyo nyo ito, maganda sa ganito nyo ilalagay. Diba? So ayan. Then, ito yung sa tinidor. Tikman natin kung anong lasa dito sa tinidor. Sobrang sarap. Parang ice cream yung lasa. Then, syempre, ilagay na natin. Dahan-dahan. Ilagay natin sa ating plastic container. Alam nyo, hindi siya nakakauta. And then next step, medyo i-ano natin to, ilalapat natin. Dahil yung ganitong recipe, ito ay nilalagay talaga sa rep. Palalamigin. Yan, sarap yung ganyan. Okay. So tingnan niyo, nagawa na natin. Ayan. So ayan na i-prepare na namin, nailapat na namin. Then next step na gagawin natin dito, ilalagyan na natin 'to ulit ng cheese. Oh, cheese sa ibabaw. Okay ba? Simple lang recipe, no? Ang gandang tingnan. O, diba? So, yan. Nalagyan na natin ang cheese. Na yung toppings na natin. Or, yan. Tinan nyo, guys. Magawa na namin. O, lalapit ko sa inyo. Para makita nyo maigi. So, yan. Ganun lang kasimpleng magawa ng ganito. So, pwede natin itong tawaging milky cheese sweet potato delight. O, di ba? Napakasarap nito, guys, kapag napakalamig.
yun yung gilid. Napakagandang pannegosyo, di ba? Sa halagang 5 pesos yung kamote, 2 piraso na. Yung cheese ay 10 pesos dito sa amin, medyo mura. O nagtaas na mga 15 pesos na. So 20 pesos na yung budget natin dito. Plus 2 kutsarang asukal. So yun naman ay stock namin dito sa bahay na lagi kami may asukal. Pwede na natin hindi i-count yun, no? Siguro naman lahat naman tayo mayroong stock na asukal sa bahay, di ba? Pero yung ganong karaming asukal, siguro pwede na doon yung mga 2 pesos. So i-count natin siya ng 2 pesos. So meron ng 22 pesos. Then itong gatas na ganito is 12 pesos dito or 13, 14, mga ganyan. So 35 pesos, mga ganun yung puhunan para sa isang ganito. Then pwede nyo sigurong ibenta ito ng ano, sa isang ganyan. Pwede na yung mga 50 pesos. Ito, diba? Panalo na rin. Or 55 pesos ang ano, isang ganito. Sulit naman. Kasi marami. Napakarami yan. O, diba? So, yun. Ganun lang kasimple maggawa ng ganito. Napakasimple proseso. Napakamura ng mga ingredients. Napakasarap ng merienda. At saka napakagandang ipang negosyo. So, yun. Sana nagustuhan nyo aming pagluluto nito. Kaya huwag nyo sana kalimutan mag-like, share and subscribe sa aming channel para sa mas napakarami pang mga tipid lutuin tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na gusto makatipid sa kanila mga pang-araw-araw na uulamin. At saka marami din kami mga ginagawang katulad nito na mga pang-negosyo nakakaiba. O, diba? Napakamura. So, yan. Sana nagustuhan niya aming pagluluto nito. Magkita-kita ulit tayo bukas.